Richman Tor, wow! Alam kong fully recharge ka dahil marami kang nakain na tinola. Yes. Wow naman! Namiss ko naman ang I'm Richman Tor. Ang tanong ko sa kanya, pwede bang mawala ang pinaghirapan nating pera sa real estate? Pwede ba? Pwede. May tatlong dahilan. Ano hindi. Naniniwala ako na real estate lang ang tanging susi. Pwede. Pwede yan. Tatlong dahilan yan. Explain ko sa'yo isa, ha? Okay. Sample isa. Bumili ka sa isang ahente na hindi mo kilala, na hindi mo nag-research, hindi ka nag-due diligence. Na yung ahente na mas maganda nga minsan, yung ahente na taga-abroad din eh. Kasi, syempre, may mga naririnig ako, mga ahente, ina-explain nila yung mga payment terms. Ang pinapag-usapan lang, yung down payment debt, yung una lang 5 years, yung the rest, hindi ina-explain. So, yes. Yung iba, ang baba ng down payment, 9,000, 10,000. Tapos, yung monthly amortization, 40,000 na pala. Nagigitla yung mga buyer natin. Kaya, importante, pumili kayo na totoong-totoong ahente. Yeah, yung may puso. Hindi lamang po yung gusto na kayo ay magkaroon ng investment. Kung hindi, matupad ang inyong pangarap at matapos ito nang kayo ay masaya. Ibig sabihin po nito, ay i-explain sa inyo ang lahat-lahat. Kung ano yung mga dapat yung expect sa documents, sa payments, paano pagkuha ng susi. Lahat na mga, yung mga, unexpected, 'di ba? Na pwedeng mangyari, na mga nangyayari naman talaga, 'di ba? Dapat alam ninyo, 'di ba? Para kung dumating tayo sa mga ganung punto, ay handa kayo at alam nyo kung ano ang inyong gagawin. Yes, end to end, kung ano yes. Mga possibility mangyayari, dapat i-explain sa inyo. Pwede naman yung sa unang upo hindi na explain lahat, pero yung pangalawang upo, pangatlong upo, kailangan i-explain talaga lahat. So una, yes. Kailangan piliin yung ahente. Pangalawa, Ted, meron pa ako. Piliin naman yung developer. Which is napaka-importante, di ba? Yes, piliin natin yung developer na may track record na, yung matagal na sa, ano, sa experience na pag de-develop ng real estate. Yeah, dahil ang track record, di ba, siya makapagpatunay sa atin na kapag tayo nag-invest, for example, ng pre-selling, di ba, ay matatapos niya at may de-deliver ang ating pinramis. Diba? Na property investment. At dito po, very critical. Ang ating bang developer is financially stable. Stable, diba? Diba? Siya ba ay publicly listed? Siya ba ay makakausap ko or mapupuntahan ko anytime na gusto kong umuwi ng Pilipinas? Alam ko ba kung nasaan sila? Diba? Yan po ang dapat nating i-check na mabuti. Tayo, Ted, diba? Kami, pag nag-i-invest kami sa property, especially pag pre-selling, pinipili namin yung developer na matagal na, yung mga 40 years na, 50 years na sa industry. Alam mo na, hindi nila isisira yung pangalan nila dahil lang sa isang project. Yeah. Which ngayon nangyayari talaga yung mga ganyang bagay, diba? Na hindi naman natin kagustuhan. So ngayon pa lang po ay alamin nyo na. At ano pa ba? May dahilan pa ba? Ito yata ang pinaka-importante ito sa lahat. Ito pinaka-importante yung pangatlo. Diba? Kasi syempre, ang binibili natin hulugan. No? So, may chance talaga mawala yung pera nyo sa real estate kung hindi nyo mababayaran, kung hindi nyo maitupad yung sa ano nasa kontrata. Siyempre, it's a 5 years, 10 years na commitment. Kailangan i-make sure natin na matatapos natin. Yeah. Ang pag-i-invest po ay isang desisyon na para ka nag-asawa. Na yung commitment yung matatag, sa hirap at ginhawa, hindi ka bibitiw. Dahil sa isang pagbitiw nyo, maari pong mawala talaga ang inyong pinagsamahan o pinaghirapan. Pero kapag inilaban mo ito ng gusto, ay nako, sinasabi ko sa iyo, napakaganda ng future mo. Sa una kasi, syempre, sa una, ang daming pwede mangyari. No, talagang first time tayo na mag-invest, lalo na mga first-timer, minsan iniisip mo, ay wag na lang ituloy, ituloy nga, wag na lang ituloy, wag na ituloy. Ganun-ganun ka, pabalik-balik ka. Ang maganda dito, just decide to go dere-derecho. Tapos, of course, sa payment, Ted, di ba? Importante dito, ang ginawa namin ni Ted, no? Siyempre, may mga emergency nangyayari. Lagi naman may emergency, di ba? So, kailangan i-prepare na natin. May magkasakit, di ba? Yes. Or may pangailangan na biglaan. May tuition, di ba? So, kapag tayo ay may pera, diba? Mag-advance na kayo. Mag-advance na. Ang ginagawa namin, minsan, kung ang monthly payment mo is 10,000, gawin mo 15,000.
Diba? Tapos kung mayroon kang bonus sa December, bayaran mo na, ihulog mo na para advance ka na. Dahil hindi nyo po masasabi ang ating pang-araw-araw na pangyayari sa buhay sa abroad. At napaka-importante po na ilaban nyo itong investment na ito upang hindi mawala ang inyong pinaghirapang pera. Yan. So, tatlo lang ha. Yung una, piliin yung ahente. Pangalawa, dapat yung developer na more than 40, 50 years na. And of course, pangatlo, paghandaan yung mga obligasyon natin. Yan. Ilaban nyo po. At hanggang sa muli, nandito kami mag-asawa. Kababalik lang, galing Middle East. Middle East na tour. Yan. Na laging sumisigaw para sa ating mga kababayan nasa abroad. Laban na OFW, fix your life!